Hi guys! Kamusta po kayo? Panibagong araw, panibagong chika, balita, and topics na naman ang atin pong bibigyan ng komento, reaksyon, patungkol po sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga. Sagot na po natin yan. Kaya naman, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated at ma-notify ka sa susunod nating mga reaction video. Siyempre, ganun din mga balita po sa loob at labas ng showbiz. And eto na nga guys, trending po sa social media ang ibinigay po ng TVJ na debut nang Itbulaga TVJ para po kay Raisa Madison. Hindi man po ito natuloy last year dahil alam naman po natin kung ano ang nangyari sa kanila last year. Di po sila nakapag-ere. So kahit po 19th birthday na ngayon ni Raisa, pinaranas po ng TVJ ang 18 roses sa kanya sa Itbulaga, Cotillion. Kaya very happy, masayang-masaya po ang birthday girl. Ganon din po ang mga Darricads at naluha po ang mga nasa studio, ang mga Darricads, lalo na nung gunitain po ng TVJ yung mga naging journey ni Aling Maliit sa Itbulaga. Mula nang siya ay sumali po sa Little Miss Philippines, si Aling Maliit hanggang sa maging si Boss Madam and ngayon si Miss Topsy ng Itbulaga. So nakita po natin ang mga reasons ng TVJ kung bakit po nila ipinaglaban na si Raisa May Addison sa Tape Inc. Dahil nais nga daw po itong tanggalin. Anyway, let's move on. Tapos naman na po yung issue na yun. No? Pero dahil sa bonggang celebration na ito ng TVJ for Raisa, at talagang naantig po ang puso ng mga Darricads, naging laman po ito ng balita sa social media. Hanggang ngayon, pinag-uusapan ito sa social media, lalo na't lalo pong nakita ng mga Darricads, ng mga netizens, kung kaano po napakasimple, napaka-humble na tao nitong si Raisa Madison. Naiyak po siya, no? Sa bigay po na kanyang nanay na regalo. Ang ginataang sitaw na mayroong, ginataang kalabasa na may sitaw at hipon. So, marami po ang natuwa kay Raisa Madison and of course, sa Itbulaga. Dahil patuloy po nilang patuloy lamang po nilang pinapakita at pinapatunayan kung ano po ang legacy ng Itbulaga na dahilan kung bakit patuloy po silang minamahal at tinatangkilik ng mga Pilipino. Sabi dito ng Good Vibes Only, hindi man nakapag-debut last year para sa kanyang 18th birthday, hindi pa din nawala ang milestone para kay Raisa Madison na nang sorpresahin siya ng mga Darricads ng isang bonggang selebrasyon na may matching cotillion at 18 roses pa. Huli man daw at magaling, Darricads sinorpresa ng debut celebration si Raisa Madison. Hindi pwedeng hindi magkakaroon ng debut experience si Darricads Raisa, kaya't ito ang ginawang pakulo ng kanyang mga kasamahan sa Itbulaga para sa kanyang special day. Hindi man nakapag-debut last year para sa kanyang 18th birthday, hindi pa din nawala ang milestone para kay Raisa Madison nang sorpresahin siya ng mga Darricads sa isang bonggang selebrasyon na may matching cotillion at 18 roses pa. Sa isang episode ng Itbulaga, nagulat ang dalaga nang biglang may maglabas ang mga dancers na kasuot ng gown at suit. Humabol din ang isang PA na may idinikit na skirt ng ball gown sa kanyang outfit. Maya-maya lamang at isa-isa na siyang inalaya ng rosas ng mga Darricads boys para mabuo ang kanyang 18 roses. Niregaluhan din siya na kanyang mga kasamahan ng mga meaningful gifts para sa kanyang kaarawan. Kabilang na dito ang picture na kasama si Andres Mulak na galing sa kakambal nitong si Atasha. Nagsente naman ang mga legit Darricads na nanood ng Itbulaga mula pagkabata ni Raisa. So, ayan po yung video ni Raisa. Hindi na po natin i-play, baka makopyright tayo. Ganyang mag-alaga ang TVJ at buong Darricads. The best talaga. But naiyak ako, happy birthday Raisa May. Happy birthday Raisa, how time flies. Dalaga ka na, God bless you. Yan po ilan sa mga message
ng mga debit cards sa kanya. Anyway, ang dami nga po nagsilabas, ang dami pong nagsulat patungkol nga po dito sa naging 18th birthday ni Raisa Madison. Andiyan ang Enquirer, Lionheart TV at marami pa pong iba. So, nakakatuwa lang ka, Darby Gads, no, na ang mga trending topics, hot topics sa Ikbulaga ay yung mga magaganda po nilang kinagawa, katulad po nito nung birthday po ni Raisa, kung paano po mag-alaga ang TVJ, kung kaano po siya kamahal ng TVJ. So, ang sarap lang ka, Darby Gads, na puro ganito yung nababalitaan or puro ganito po ang balita tungkol sa Ikbulaga kasi ito naman po talaga ang kanilang ginagawa. Sabi nga po nila, malayong malayo po sa Showtime, kabaliktaran daw po dahil ang Showtime nagtrending dahil sa mga issues, mga hindi magagandang balita unlike po dito sa Ikbulaga. Gaya na lamang nitong Street Boys nang sila po ay mag-guest dito sa Rewind the Comeback Stage kahapon. Hinighlight nila kung paano po sila nagpapasalamat sa Ikbulaga dahil ito po talaga ang nagbukas ng pintuan sa kanila, dito sila nagsimula. Ang Dear Ikbulaga episodes ng TVJ ng Ikbulaga, so pinag-uusapan po sila dahil dito sa mabuti po nilang hangarin, ang dami po nilang natutulungan, na deserve po talagang matulungan at the same time na-highlight po ng TVJ yung kung hindi lang kultura po natin. Pagmamahalan, sabi nga po nila ay talagang family oriented at talagang bagay po na maging family bonding po ng tuwing tanghalian po ang Ikbulaga. Lalo na po itong pagbibigay ng TVJ ng scholarship para po doon sa anak ng isang OFW kasi binigyan po nila ng pagkakataon na makauwi ang isang OFW sa graduation ng kanyang anak. Nako guys, ako hindi pa ninyo napapanood yan, panoorin niyo na para maintindihan po ninyo yung pinakapunto kung bakit nakaka-proud po ang Ikbulaga. Kung maaalala ninyo, hinighlight ko din ang ilan po sa mga komento ng mga nakapanood na grabe nga yung Ikbulaga, di ba? Sa pagmamahal po nila sa kanilang kasamahan na proven and tested mula pa noong kanilang ipaglaban ang kanilang mga kasamahan versus po sa Tape Inc. And ganun din itong komento ng iba na isa sa reasons kung bakit gustong-gusto nila ang Ikbulaga. Because it always showcasing what's good about our culture. This kind of love needs to be celebrated on national TV. Ikbulaga promotes family values. Salute to all the Americans. And napakarami pa pong iba na magagandang komento patungkol sa Ikbulaga. So yun lang, kagaya ng sinasabi nga po nitong si Christopher Min, na ang Ikbulaga ay graduate na sa mga kontrobersiya and issue. So, mas gugustuhin ng TVJ na makilala ang kanilang programa, hindi dahil sa mga issues. Na dahil sa mga issues, kaya pinag-uusapan, na doon nakikilala ang kanilang programa. And ang pangit din naman po talaga, no, sa isa pong programa, kung yun yung magiging reflection mo, na kapag sinabing ganito, is ganito, 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 ganito yan, mga issues, mga negative, ang maaalala tungkol sa'yo. So, kaya nakaka-proud po ang Ikbulaga, no? Well, nagkaka-issues pa rin naman ng EB, katulad po nung kay Wally, na napamura po sa national television, hindi naman siya kita sa screen. Narinig lang talaga yung boses niya na naging issue, na naging usap-usapan sa social media. Pero, ang kagandahan naman dito, ang TVJ, or ang Ikbulaga po, ay humihingi, marunong pong tumanggap ng pagkakamali, humihingi ng tawad agad-agad. At syempre may paalala sa mga viewers din, lalo na sa mga kabataan, na huwag mong gagayahin. So still, hindi naman kasi talaga maiiwasan, no, ang issue, basta magpakita ka lang ng pagpapakumbaba, napakalaking bagay na. Kasi wala naman po talagang perpekto kahit anong ingat po ang gagawin. Basta patunayan mo lamang ang pagiging humble, magpakumbaba, and ipagpatuloy yung maganda pong hangarin despite po ng mga pagkakamali. Maka-focus pa rin sa kung ano po ang dapat gawin, kagaya po ng TVG ngayon. Naka-focus po sila sa kanilang hangarin.
na makilala ang Itbuliga sa mga gandang gawain. So, kayo ba guys, yan ang inyong comment and say patungkol dito. I-comment mo na dyan sa ating comment section and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.